itong side ng Polaris. Pero nandito na Casey, yung ating draft sa ngayon. And let's check kung ano nga ba yung kanilang maise-secure for NGX. Ang kulang nila, I believe, is an offlaner. For the side of Polaris naman, is a possible na carry hero. What do you think about our draft, Casey? I think for Polaris, they are ready for this qualifier. Same goes with the NGX. Though. It's just that nakikita ko yung draft nila, yung sa mga previous na region, ganyan yung lumalabas. There's a Primal Beast na inaabangan ko, Chen as well, no, Pango nandun din, and then Vengeful, the potential save coming from Bad Rider. But I think the secure naman ng NGX yung mga gusto ng hero dito, and they really want to prioritize yung hero na Bad Rider dito. Kasi sinecure nila yung Nyx eh. And then they pick the Bad Rider. And then common, actually hindi naman common, pero strong lane yung gusto kong makita dito for NGX. They have Leech plus Faces Boy. So much kill potential onto that Primal Beast. There's a Frost Shield. And then syempre, masakit talaga early on yung bash. Ilang bash ka ng Faces Boy dito. But again, pwede pa rin naman mag-mid yung Primal Beast dito. Nakikita natin yan before. And Pangolier could go for an offlane if they want to have a much safer lane. Kasi syempre, may swashbuckle out naman yan every time na kukombo yung Nigma Galaxy C dito. Yep. And I do agree with you, sinecure nga, pinaganda talaga dito yung magiging lane ng Bat Rider dahil nakita ko rin eh si Alacrity na pinapractice tong hero na to from his previous ranked matches. And ang kanyang score dun sa mga pub games niya is 4-2. Lamang ang panalo sa mga recent match niya lang din naman. So tingin ko ready itong NGX sa pag-pick ng Bat Rider na point out mo nga nandyan na rin yung ka-counter sa kanya sa team nila, which is Nyx Assassin. So hindi na nila kailangan ilagay yan dun sa may ibaban nila na heroes. And for Polaris, medyo di nila nabasa na posibleng makuha itong Bat Rider. Kasi I believe itong Bat Rider, ito din yung may pinakamataas na win rate sa ating mga games. Mapapro man yan or pop, it has 52% win rate. Pero for Polaris, naglabas naman sila ngayon dito ng Naga Siren as their carry na gagamitin ni Natsumi. Okay. Anong combo nila dito kay Naga Siren? Wala namang combo-combo usually kapag kukunin tong hero na to. Hindi na yung sleep, static storm, or black hole, mga ganong bagay. Hindi naman na siguro sa ngayon sa meta natin kasi para nakakatakot if magre-rely ka dun sa mga big spells na meron para i-combo kay Naga Siren. I think ang pinaka-goal nila dito is Polaris kasi yung apat na yan pwede na agad kumlash. Meanwhile, for Faces Void, diba? Every time naman may Faces Void, makikita natin pag may Chrono, saka lang siya sumasama. So yun, siguro yung lamang ni Natsumi dito sa ating early. Medyo ano lang to, medyo matapang na pick to for Polaris since meron ditong Underlord that could potentially clear the illusions ni Mizu, pero ni Natsumi. But again, di pa naman ganun na magma-matter yun sa siguro sa laning phase makikita natin. Pero sa team fight kasi parang medyo syempre isang area lang naman yung pwede mong lagyan nung skill dito ni Underlord. So let's see, both teams are quite ready to face these qualifiers. And again guys, Naga Siren last pick. Yan naman usually nakikita natin kaya Natsumi, no? Sobrang hilig ni Natsumi dun sa mga heroes na merong illusion like Terror Blade, PL, and then there's Naga Siren. So tingnan natin kung paano to. Ay, medyo matagal na rin naman magkakasama itong mga team na to for both teams, ha? For NGX, no? Si Nevermind lang siguro yung naiba, si Boombum, yes. Nandyan sa kompleto sa roster nila. And for NGX pala, nandyan si Boombum, and Nevermind naman for Polaris. But again, ito na ang pagsubok ng dalawang team. Tingnan natin. Sino nga kaya ang uusad at makakatupad ang talon once na manalo sila on this series? Pero I think, Casey, one lane to look for dito sa, or watch dito sa may ating series is the both mid laners natin. It is Alacrity and Mac.
or Lelouch. Ayan, nagpalit lang naman siya dito ng IGN. Kasi tingin ko magiging mainit-init ang ating tapatan on the middle lane. Lalo na sa meta din naman natin sa ngayon, yun yung kadalasang nagiging tampulan ng pansin, di ba? Laging ikot, yes, sa mid, secure ng runes, especially yung mga supports. Mas gumagana yung mga supports kapag kaya nilang mas maging active on the map. And looking at the supports of the both teams, kaya nilang mag-react eh. Especially dito sa side ng NGX, kaya din naman nilang maging aggressive. But for Polaris, I believe they would like to play defensively dito. Gusto lang muna nilang mag-react ng mag-react. Kasi they need to give space on that Naga Siren. And they can't afford na mamatayan sila dito ng mga heroes ng paulit-ulit Naga Siren. Na point out mo nga, medyo may katagalan din naman mag-online tong hero na to. So space is a must for him. And yung mga unwanted kills, ipagbabawal talaga yan for Polaris. Pero based on our draft, Casey, mabulungan lang yung mga tropa nating Betlords dyan. Ano yung gusto mong tayaan? Ako, gusto ko yung lineup dito ng Polaris. They don't have a downtime, just like unlike Polaris dito. I think magre-rely talaga sila solely on Chronosphere. Pwede naman yung Lasso, pero kasi parang kulang, isa lang yung makokontrol mo dito. And sobrang ganda yung magkaroon ng magandang Chronosphere dito si, mamaya si Faces Void. Siya lang din yung halos pwedeng pumatay kay Naga Siren pagka pareha sa silang maraming item. So, I think Polaris, meron silang slight advantage when it comes on their heroes. And I like to point out, ang dami din crowd control dito ng ng side ng Polaris. You have the Trolling Thunder. Syempre, Onslaught, diba? May additional stun naman yan pag tinamaan ka. But that's just parang game number one's opinion when it comes to the draft. No, I'm not saying na pangit yung hero dito ng NGX. They do have their timing, no? Level 60 Jokam, pagbaga na yan nakuha, mas maganda kasi syempre may hero na pwedeng mag-scout kung nasan si Naga Siren, and then kung pagkamalayo si Naga Siren, pwede silang mag-pick off. So, they do have a decent hero when it comes to pick off. So, yun siguro yung kinaibahan din dito ng Polaris. So, uli kasi yung Polaris dito, parang gusto talaga nila yung team fight, hindi pick off. Tama, sama-sama talaga. Kaya kapag may nalugi na isang hero dito for or isang lane for the side of Polaris, kailangan na nilang mag-isip ng plan B on what to do next. Kasi pang group up talaga yung kanilang draft dito. So kung may mahuhuli mang isa, I think kawalan yan sa kanila when it comes to team fight. At kailangan nyo kasi talagang sagutan din ang sagutan yung Chronosphere eh. Lalo na't may idea dito yung NGX na Naga Siren, yes, magpo-farm siya, magpo-farm tuloy-tuloy. Pero eto kasing Faceless Void, he can join team fights as early as he wants. May mga scenarios tayo, di ba, na nakikita, kahit javelin pala yung item, as long as Chronosphere is available, sasama siya, magbibigay siya ng tulong on that team fight. So, yun ang isa sa mga pwedeng gawin naman dito ng NGX to provide pressure and to always find that Naga Siren or to always get a kill sa side ng Polaris. Pero let's check yung ating laning phase as of now. I would like to commend yung lane doon ni Mac or ni Lelouch on the middle lane. He is fighting. He is looking good against that Batrider on the middle lane. Alam naman natin yung Batrider isa sa mga mahihirap na tapatan eh, diba? Kahit saan lane mo ilagay yan. Off lane Batrider, mid Batrider, may kalalagyan, iiyak ka talaga. But for that Pangolier, nakaka-survive siya. And that's what matters for this Pangolier. Yep, for sure. And Pangolier, eh, kailangan lang naman niya dito kumuha ng level 6. And for sure naman, sabi mo nga, di ba, isa sa mga kahirap talaga katapat na Batrider. Kumbaga, yan talaga yung role ni Batrider. You have to dominate the lane. Or else, pag hindi mo nagawa yun, is hindi ganun kalaki yung impact niya sa early. So, good job pressuring that Pangolier. But again, sabi ko nga dito earlier, ang kailangan lang kunin dito ni Pangolier is yung level 6 niya. And then the defusal. Yun. Siguro yung pinaka nagmamatter sa kanya mamaya para malakas sila sa teamfight later on. Kasi sila dito mag-double defusal, Casey, ha? Na-point out mo nga. Pango and then Naga. So, yung Faceless Void dito and the rest of his teammates, I don't know kung paano sila lalaban nang wala silang mana. Even si Batrider, di ba, puhunan niya rin yung mana. So, kung mamomroblema sila sa swashbuckle, sa mga illusions mamaya ni Naga Siren na magkakalat lang, mag-ubos lang ng mana kung bibili man siya dito ng defusal, or pwede naman din isa na lang. Pero I think dalawa okay rin to para sa kanila. Para kahit sinong makabangga
ng NGX, 'di ba? Ubos agad yung kanilang mana, bosset agad yung magiging possible teamfight nila. And for the draft naman kasi dito kasi ng NGX, ang possible lang magbuild ng Soul Ring is si Mizu, 'di ba? Yung pangpamana niya. Yeah. Pero sino pa ba? Faceless Void, hindi? But Rider, magbabattle lang sana magbabattle. Pero more on pang i-initiate naman yung gagawin dito ng Bat Rider. So let's see kung kakayanin niya bang gawin yan ng paulit-ulit bago siya maubusan ng mana. Kasi yun talaga yung problema nila. Yung mid-game, wala silang mana. Crowd control na kanina pa pinapoint out ni Casey. Medyo mahirap yan. Yeah. Mm-hmm. For sure. Pero wala pa rin naman first blood dito, Dayan. So... again, tignan natin kung sino yung lane na magkakaroon ng first blood. Mm-mm. Saan kaya natin siguro nakikita ang possible first blood? Think sa Faceless Void and sa Leech, no? Pag nagkamali talaga ng ano, pag nagkamali ng pwesto, etong si Primal Beast and si Vengeful Spirit to. Medyo mahirap pwedeng lumapit. Pero, uy, ano kagawa ni Boomboy dito? Masyado siyang malalim. Katatanong lang namin ni Casey. Casey, parang nanonood sila sa KuyaNic. Pero syempre, habang nanonood kayo ng KuyaNic dyan, share nyo na yung stream natin. Pero yung first blood, guys, na nakita nyo is brought to us by Rivalry. Use our registration link. It is rivalry.com/dupoonwxc para ma-unlock nyo guys in $200. So, welcome bonus natin dyan. And kung may questions kayo or help, kung gusto nyo nang humingi ng tulong sa pagbe-bet, advice, PM lang po sa KuyaNic's page. Bet responsibly. Bet responsibly. Everyone. Yes, yeah. Sa mga tropa natin dyan, dahil ito na yung iniintay nyo. So, save your money para sa mga favorite nyong teams. And wag kayong paubos agad-agad. But anyway, guys, first blood, nandyan na. So, akala ko nga, actually, Faceless Void and Leech makakuha. Pero, uy, nalaso. Naku po, nalaso. And Joe comes rotation on the middle lane. Nice timing. 6 minute mark. Merong room. So, nasaktuhan ng kuha din ng kill by Jokam, the Nyx Assassin. Plus, Batrider dito ni Alacrity. Tsaka, sabi ko na yun, larong-laro talaga to, yep, sa Batrider niya eh. Totoo. Pero, Dayan, wait lang. Magtitipi lang ako ng very saglit-saglit. And then, after that, samahalo kita. Sige, go lang B. 1-1 pa rin ang ating standing on our kill chart as of now. And check nyo guys yung net worth. Halos pantay lang din naman yung both sides. Pero magkakatalo na lang din tayo sa mga ganito. Rotations, timings na pwedeng bilhin din ng both sides. Pero as much as they need to play safe at this point. Kasi somehow kung kailangan naman ng ultis ang Polaris, ganun din naman yung side ng NGX. They have damage even without their ultis. But I think mas kailangan nila or mas kakayanin nila makapatay ng isang mabilisan whenever meron silang ulti. Kasi Chain Frost, diba yung Vendetta to scout information, Fiend's Gate para makatakas, or makapag-farm kayo from the other side of the map, diba? Kailangan pa rin yung ultimates dito ng NGX. So, medyo magiging idle lang. Tingin ko, Casey, yung ating leaning phase sa ngayon. Pero pagdating siguro ng mga 18-minute mark, or at least before the 20-minute mark, yes, that's when the aggression starts for both sides. Mm-hmm. And as well as yung faces mo dito, Dayan. I think pag nag-level 6 siya, meron siyang madness, pwede siyang sumama, try to find some pick-offs kasi masyadong mapapanis yung chronosphere nila dito. And then, syempre, yun yung gusto ng Polaris eh. Yung maging idol yung laro because of Naga Siren, kailangan kumuha muna ng maraming items bago siya sumama sa teamfight. Grabe yun. Lalim ni AU dito, Dayan, ha? True. Gusto niya rin sanang mag-provide ng stacks eh. Pero nice patan niya na nga si Alacrity na papunta sa kanya. AU! Bye-bye, Coach AU. The playing Coach AU. Si Coach AU. Mm-hmm. Napalaro si Coach alam. AU eh. Yun na nga. Uy, sasakasaan si IYD! IYD! Dinabugan pa sa akum. He is dead. And good rotation from Lelouch. Hindi niya man mahanap yung perfect kill on the middle lane against the Batrider. He found it on the safe lane side ng NZXC. Yup, and a nice kill. Early pa lang, ganyan yung gusto mo mangyari sa isang Faceless Void, you know, para hindi na mag-snowball pa. And again, wala yun. Naggalawan talaga si Faceless Void on and nice timing on that onslaught. I think kung hindi naging maganda yung timing onslaught to, makapag-timewalk pa etong si Faceless Void.
Saktong-sakto eh. And for the faceless void, saan ba siya pwede pumunta? I think kailangan niya nang iwan din yung bottom lane dito. Lalo na nakakainis kasi yung ultimate ng Primal Beast eh. Plus, pag kumanekta pa, once again, yung Vengeful Spirit, Chain Disables talaga yung kakainin mo dun sa may baba. Plus, hindi rin kasi nagamit yung Rolling Thunder sa pagpatay sa'yo. So, alam mo, nasa pagbabalik mo sa bottom lane, delikado ka ulit. So, might as well, punta ka na lang sa jungle, kuha ng mga needed neutral creeps nyo, neutral items, ayan. Lalo na 9 minutes in to the game na tayo, pero Rolling Thunder, speaking of hindi nagagamit, gagamitin yan onto the top lane, Alacrity on his bot rider, medyo iikot-ikutan niya lang itong Bangalier, at ang uunahin nila is Savius on that Vengeful Spirit Force. Uutihan na nga ba si Alacrity, galit na galit, pero napigilan nga agad-agad ang aggression coming from this Primal Beast. Jokam na lang ang sasalo ng kamatayan, pero tama nga ba si Jokam nga ba talaga? Yes sir, together with Boombi! Kaya yata to? Lambot? Parang laruan lang yung leech pag nalapitan niya eh. Parang sinasawak-sawak lang dito ni Primal Beast. Pero that's what I'm talking about, no? Yung early team fight ng Polaris, mas ahead talaga sila. They have so much skills to offer sa team fight, not unlike NGX na mababa na level ang mga supports mo, and then pag nag-miss yung mga skills dito ni Mizu, wala na kayo masyadong damage siya pwedeng i-provide, or long story short, wala pa sila ganung kadaming damage to provide sa team fight. Kaya meanwhile for Polaris, meron sila ditong Primal Beast early, yung trampolin niyan, 'di ba, so much damage ang pwedeng makuha. But again, 3 and 4 nakakapag-farm. Actually, all of the cores naman nakakapag-farm eh. Okay na okay naman yung kanilang mga nagiging lane, pero this is the start for NGX with Vendetta. Nasa ngayon na meron itong si Jokam. Pwede mag-provide information at the same time, pwede rin kumuha ng kill. And di niya pa nga lang sinisimulan kasi di naman yung kinukuha ni AU. Dalawang sentor ba naman? Eh di syempre, alam mo na, hindi ka pagagalaw, di ba? Ay, kita na siya. Fiend's Gate, magagamit, lalapitan na nga ba etong si AU? Kaya bang i-body block? Kaya bang right click in? Hand of God, magagamit, madedelay yung kanyang pagkamatay. AU is the life flame break para mapabalik siya. Pero masyado na matagal yung kanilang ginugugol to kill down this chin. Chukam pa na nag-set up yung mamamaalam. There's a swap coming from Savius. Habol para kay Alacrity and Alacrity. Their aggression from the top lane, nasa mali. Yung aggressiveness nila, ang tawag doon, asim kilig. Asim. Ay, no. Asim aggressiveness talaga. Kaya nila rin. 3 and 6. Dayan yung score natin dito. Yung manok kay, sorry, akin yun. May manok malamit dito sa, ano, sa, walang manok sa game. Ayan. Anyway, may chat wheel si Ate Mo Casey. Kasi naririnig niya. yung manok eh. Wala namang manok sa game. Merong mga Primal Beast, kaya parang hindi manok. Akin yan, guys. But anyway, going back to the game dito. Yung sinasabi natin na tayo, parang wala pa kasi talagang pwedeng ibigay. Siguro ko, after nung laso, imagine, ano yung kasunod na pwede nilang ibigay na damage? Hindi mo naman pwedeng sumama si Faces Void kasi like yung pointed out, ang kinuha nga ni Shen dito, dalawang ano eh. Dalawang centaur, paano gagalaw yan? Maling time walk mo. Wala ka nang galawan agad, and there's a lot of disables na pwedeng ibigay ng Polaris. So, sa ngayon, they will try to find some pickoffs though, but is it going to be successful? Yun ang kailangan nilang gawin. Successful kills, yun ang kailangan nilang hanapin. 2K na Casey yung kalamangan ng Polaris at this point. They want to go for a smoke of the seat. Going to the bottom lane. Ang pinaka-vulnerable doon would be the Underlord, pero nakakunatan kasi yung akom nito eh. Medyo risky itong gagawin nila if ang sasalubungin nila is yung Underlord kasi he does have that ultimate to escape plus the Vanguard to last long sa kahit anong initiation. Pero kung linimahin naman, why not coconut? Yan ang habay sinasabi ko, diba ang kunat? Re-responde pa, talungan agad yung nag-TV. Naku po, napakagandang huli na naman ni Savius. Onto that, Nyx Assassin is dead. AO is the next target for the side of NGX. Nahigop na nga po, wala na takas. No mechanism for him.
and even Hand of God. 1-for-1 trade, support for a support, but still the lead is favoring out itong Polaris. For sure. Yep. Dahil syempre kita natin na forced yung reaction na even si Faces Void na pilitan na rin sumama dito, and okay lang naman yun for the side of Polaris kasi yun talaga yung goal nila. You want to force some TPs para makapagbigay ng space onto that Naga Siren, and they have done it. And grabe si ano, ah, si Chen papatay solo sa mga sent, sa mga army niya. So good job for Polaris for getting that kill. Even though it's a support, but still favoring nga yun for Polaris sa kakapag-farm ng maayos itong si Naga Siren. Space created para talaga sa kanya. And yun nga, si Ayo, hirap rin kasi talagang patayin eh. Double Centaur, tapos yung Pink Bird pa yung kinukuha niya. More on control. More on control yung kinukuha dito ni Ayo, guys, ng mga neutral creeps. So ito, yung isa, itutulak ka. Dalawa, i-stun ka. So paano mo siya kukontrolin? Paano mo i-clear ng mabilisan yung mga yon? Yun ang tanong for NGX. Kasi baka mamaya ang mangyari, Casey, patayin na yung amo, pero yung mga alaga niya, kinukontrol pa kayo. Diba? As long as makapagbigay lang naman siya ng Hand of God mechanism, mapatagal niya yung buhay niya, AU, okay na siyang maging ally. As long as yung aura ng kanyang mga neutrals na makukuha, and at the same time yung control na matitira at hindi makokontrol agad ng NGXC, tingin ko mas magmamatter yun all throughout the teamfight. Kasi syempre kailangan i-clear ng NGXC, but hindi ko alam kung sino yung makakuha ng quick kill dyan. But speaking of quick kill, this is a possible quick kill para sa side sa ngayon ng NGXC. Si Avius, hindi na nga siya makakapag-swap pa sa sarili niya, pero they are looking for the trade. That is another support. Support na rin ng magiging trade, Casey. Good job for getting that trade off. Gusto kasi talaga nilang bigyan ng vision yung side ng Polaris dito. Pero again, yun nga, for Polaris at Dayan, ganda lang kailangan nilang gawin eh. Basta as long as may trade kills na nagaganap, nakakapag-farm si Naga Siren, yun yung mahalaga para sa kanila. Yes. Tamang tambay lang on the top lane eh, pero Alacrity, uy, gumugusto oh! Nako, pumalika ng kinalaban, kapatid. Hindi dapat ako kasi ikaw ang papanaw. Patay itong si Alacrity with this initiation sana. Gusto niya eh. Gusto niya isahan eh, no? Yeah, sobrang tapang niya ano dun, no? Sobrang tapang ni Batrider dun. And manta na siya eh! Manta na si Naga Siren. And I think wala siyang masyadong kasunod dun. Medyo malayo yung mga kampi niya. Uy, swap? Naku po, pinahamak pa yata ng sarili niyang Pit of Malice. Etong si Mizu, pero Mizu on the other Underlord, will he last long? No, Sir Chain Frost, magagamit na nga din. Pahamak pa yung mga units dito ni Chen, pero Savius, naku po ang swerte niya. Hindi siya natumunan na agad ng Chain Frost, pero nakaabang na nga yung Rolling Thunder. Jokam na naman yata yung mamamaalam for the side of NGX. Nakalabit, and the illusions from the Naga Siren, tumulong, may presensya, may assist na naman po etong si Natsumi. Kita mo naman, unti-unti nang aangatan sa farm ni Natsumi etong si Faces Void. Kasi, syempre, mas maganda nga yung mga teamfight na nangyayari. And minsan kasama pa si si Natsumi. So, mas marami siya nakukuha. Yes. Compare for that Faces Void. Si Mizu, grabe yung ano. Grabe yung sinalubong niya dito. Army plus illusions ni Naga Siren. Wala ka talaga magagawa dyan. And kunti pa nga buhay dito si Savius. Good thing lang na nakarapace ni Jokam. But still, every trade-off, every kill, every teamfight, lumalamang talaga lagi yung Polaris. Which is good for Naga Siren's situation. Kasi wala pa siya eh. Hindi pa totally sumasama sa teamfight yung Naga Siren, pero binibisita siya, nakakapatay siya. Nakakuha siya ng assist. So, unti-unti, nagsa-stack up yun. Kaya kita nyo yung net worth, guys, ng Naga Siren. Sobrang yaman rin talaga. And hindi ko alam kung paano hahabol dito yung Faceless Void with the Maelstrom na item niya. Medyo kakapusin siya dyan, I believe. And kaya naman siguro nag-Midas na lang din siya. Karoon naman siya ng option dito eh. Pwede siyang sumama, pwede rin naman siya dito magtuloy-tuloy lang sa farm with his Midas. And gagawin niya yon sa sama unti-unti, Midas dun sa may creeps. Pwede mo rin naman ni Midas yung mga Chena Army. Kunin mo lang mamaya, hanapin mo lang. Perahin mo na lang.
At alam na rin kasi talaga na wala siyang magagawa dito. So, ang ginawa niya dito is shows the Midas and hoping na medyo tumagal yung game para magkaroon siya ng item to kill that Naga Siren. And feeling ko kaya naman nila patayin dito yung Naga Siren pero not now. No, pag na Chronosphere, level 20 na talent, na may attack speed ka sa Chronosphere, pwede din. And then once makapag BKB siya dito. So ngayon kasi parang nilaking pa talaga sila doon sa sinasabi nating damage wala. Kumbaga, kung makikita mo dito si NGX kasi si Faces Void lang mamaya solo magre-rely ng damage nila. Meanwhile for Polaris, dami lang pwedeng pagkuhaan na damage. So, you have Primal Beast, you have Pangolin na may diffusal, kita mo kung gaano kahasid sa side ng NGX. Uy, naubos ang Chen Army, ah. Isa na lang yung natira. Ilang magparami. Yep. And BKB na dayan, etong si Primal Beast. Mas, eto na yung mas lalo, magiging mahirap yung sitwasyon ng side ng NGX. Medyo mahirap patayin. Iverse. Unless si Chrono mo. Kaso, gusto ba yung Chrono si Primal Beast? Parang, yun na nga. Ayaw mo naman na yan yung target ng Chrono mo. Kasi gusto mo, pag nag-Chrono ka, sa loob ng duration ng Chrono, may mapatay ka. And possible hindi pa nila mapatay sa loob ng Chronosphere. Eto si Primal Beast. Kasi, yun nga, like I've said, medyo kulang pa sila dito when it comes to the damage. Tsaka yung follow-up dun sa may Chronosphere, very limited din eh. Diba? Kung hindi ka makakahula dito ng at least siguro mga 2 or more heroes, medyo mag-aalangan ka kasi na ibigay yung Chain Frost. Lalo na kung isa lang naman yung Ikokrono. So kung isa lang yung Ikokrono, for sure kakapusin talaga dun sa may damage yung Faceless Void alone. Kasi ang kailangan dito ng gawin ng NGXC is to kill that Naga Siren sa loob ng Chronosphere. Kasi alam mo na, pagkatapos nun, matutulog lang kayo eh. Diba? Kapag di mo siya napatay, auto-tulog kayo kay Naga Siren and then the rest is history. Alam nyo na kung ano yung mangyayari dun. Tulog, setup, pabor na yon sa side ng Polaris. So, damage from Faceless Void. Ano bang kailangan niya munang bilhin dito na item bago sila totally makapalag? Or makakill inside BKB the Chrono? Oo, isang stun lang dito ni Venture. Yun nga yun, delikato rin kasi yung swap pag nag-Chrono siya. Hindi niya maka-Chrono si Save Use. Wala, ang gagawin lang, maswap lang. So, sobrang hirap pag-relyan ng Chronosphere dito. But they need to land that good Chronosphere. Uy! Huli na naman po dito kay Seto si Jokam. Pero two-man Chronosphere, naka-Rolling Thunder nga lang isa, nababangga-bangga pa si Jokam. But at least buhay pa rin naman yung Nyx Assassin sa ngayon. Bombuy na dadaan-daanan na nga. Pero nakapaldog si Mizu, napakakunad ang kanyang akum. And dun sa may kabilang banda, we are expecting that Faceless Void is the man who will secure kills sa side ng Polaris. Pero he is the first man to fall. What happened? Kay Void, napabayaan na ilayo sa mga kakampi na abangan. Sobrang pangit yung position doon ng NGX sa high ground yung Polaris and then naunahan ng Rolling Thunder. And then, yun nga, like I've said, kailangan maisama sa Chronosphere etong si Vengeful. But, Vengeful niya lang yun na Chrono, may rate pack pa. Inuna kasi in your dream yung rate pack and kulang pa siya sa attack speed eh. Hindi nila naman napatay. And the rest of Polaris is there. And like I'm saying, walang BKB si Faces Void. Baling tayo mo, you're out of the teamfight. True. Wala pa ngang BKB. So, kailangan mo na niya mag-farm na yung BKB dito. But kailangan, I think, i-consider muna ni IYD na meron sigurong vision on their main jungle area dahil dun nga nang galing yung Polaris. So, medyo hindi siya safe farming dun sa may bottom jungle area nila. Pero, he needs to push that tier 1 bottom tower ng Polaris in order na walang matipihan yung kayong mga kalaban. Pero, Naga Siren, medyo nakokontrol lang nga po dito. Pero, mauna yata si Mizu on that Underlord. Nagalit na naman po ito si Force. Dinabugan si Jokam. But, Jokam, he won't survive as usual. Mizu is being spotted down here. Top lane natin. Binabarag na po ng Polaris. Aegis is still up for Natsumi. 4 minutes pa yan. So anong gagawin ng NGX? Papadarag kayo ng 4 minutes pa? I think yun talaga yung yun lang yung choice nila, Dayan eh. Sa ngayon, kita mo naman, pag walang Chronosphere, wala silang masyadong gagawin. And then yung lasso, after the lasso, I feel like kulang sila sa mga follow-up damage eh. After the lasso, wala masyadong bibitaw. After Chrono, wala masyadong bibitaw. And again, sobrang overwhelming talaga nung damage na meron yung pula. Even Chen!
dealing a lot of damage sa mga supports, di makapasok si Batrider kasi nandun yung Chen Army, di siya makapag-dagger in, and si Underlord, imbis na sa hero niya ibigay yung mga skills niya, binibigyan niya sa Chen Army. So, again, mas marami impact nakikita natin sa support dito ng Polaris compare for that Nigma Galaxy. Ramdam na ramdam eh. Kasi hindi rin quick kill yung mga supports ng Polaris unlike yung NGXC. Makata mo lang yung Nyx, makata mo lang yung Leech, ilang kalabit lang yan. Though may delay, kahit pa paano dun sa may Nyx because of that carapace or yung kanyang stun kung kukonnect naman. But at least right after that, kung may panghabol ka, which nakikita naman natin kanina pa na nahahabol na nila nang nahahabol ng paulit-ulit etong supports ng NGXC, mapapatay. Killable, napakalalambot. Okay lang sana if magawa mo na yung job, Chain Frost, di ba? Chain Frost muna na maganda-ganda on that area. And then multiple siguro na mga Frost Shields sa kakampi para mas may tapang yung Faceless Void na lumapit or kahit itong si Mizu man. Kasi yung Underlord nakakahinayang yung kayamanan niya during the laning phase eh. Tandaan nyo guys, nung nag-switch tayo to our net worth stats, ang pinakamayaman was Underlord. Underlord, yep. Pero kita nyo kung nasaan na siya sa ngayon, nahihirapan siya siyempre. Medyo mahirap nga rin naman mag-make ng difference ang offlane na mayaman. Usually kailangan niya ng kakonekta which is hopefully yung mid nila. Pero yun nga lang, nagkaroon ng problem. So, nakita natin, maganda yung naging laning phase si Batrider. Pero again, yung rotations kasi ng Polaris dito, and ang aga nila nagsama-sama because of the Chen. Yes. Maaga rin nakakuha ng mecha si AU, and then nagsama-sama na sila. Wala pa nga defusal si Pangos, umama na siya dito. So, kita mo na lamang talaga sa team fight early on yung Polaris. That's why nakabawi si Pango, nakabawi din si actually si Primal Beast yung may pinakamagandang lane nga lang kanina eh. Okay nga sana yun for NGXC eh, 'di ba? Nagkatalo-talo lang din talaga yun nga sabi mo sa galawan, sa mga sa galawan, na hindi nila nakukuha instantly. And parang nasayang lang din yung presensya ng Nyx Assassin kasi tingin ko ngayon hindi na ito yung time na yung Nyx Assassin makakapaglakad ng safe all throughout their map or kahit dun sa may map ng kalaban kasi you need to consider that yes. This is the time na meron ng mga sentries planted sa kahit saang part of the map. So yung vendetta mo na dapat kanina mo pa nasulit tapos ngayon mo itatry na i-pull off at this point, I think it's too late. It's too late. Kasi Uy, mayaman ni supports, pero Mizu got swapped. Rider Chronosphere is available for IYD, pero ito na naman po, oh. Yung raid pack na naman yung inuna, Chronosphere, makagamit ang nga, pero yung kakampi niya na isama. Nakalabas pa si Savius at patulog na gamit ang nga, Flaming Lasso on the Primal Beast. Pero there is the pipe. Sino ba talagang unang papano for the side of Polaris? Wala pa rin kasi namamaalam at this point. In the wala na po ng tatlo, buti na lang may buyback yung isa. Time walk out by the Faceless Void. Pero yung Naga Siren, kunat ng akong apat nag-buyback na. Pero right after buying back, ano na? Wala sa ano na? Sunod na gagawin after that buyback eh. So only magde-defend yes, lang sila dito. Pwede pa silang pero, balikan. Yeah, pwede pa talaga silang balikan dito kasi na-swap na nga po. Currently out of position, eto si Underlord to fight. What is your escape mechanism? You don't have anything, Mizu! My goodness! Uy, isa pa to, walang Miracle. Mana! Miracle! Pang time walk though. Radiance Middle Tower. Ano na? 16k ang kalamangan. Napakataas for Polaris. Apat na dieback, Dayan. Isa na dieback. Isa pa na dieback yet. And tuloy-tuloy na to para sa side ng Polaris. Wala nang aawat dito. Kita mo naman, no? Actually, yung dieback na yan, okay sana eh. If meron mga big ultimate, big spells yung Polaris. Pero wala naman eh. Mag-reset lang sila ng konti. And then, meron to po pa din sa teamfight. So, at yun na nga yung sinasabi natin, di ba, yung Chrono, kung hindi mo masasama yung Naga, kung hindi mo masasama yung mga needed targets, merong swap, merong patulog na pwedeng gawin sa'yo. So, I think that's one mistake for the Faceless Void na medyo mahirap rin naman din kasi na mag-Chrono this game, guys. Yep, lalo na't alam mo, kailangan mong i-consider na dalawa yung kailangan mong hulihin. And syempre, for the side of Polaris, magtatabi ba yung dalawang yan? Eh, yan yung dalawang makaka-counter sa Chronosphere. Syempre, hindi. So, mahihirapan talaga, guys. Etong si IYD, understandable yan. Pero, yun nga,
Dali rin kasi mamatay ng mga poporonta sana para sa kanya, para kahit papano, hindi chronosphere yung pang-start ng teamfight. Kasi pwedeng ang mangyari, di ba, mag-last long sa teamfight si Mizu, and then makahuli ng isa si Batrider, and then follow up na lang etong Faceless Void kung kailan nagrarattle na yung Polaris. Kaso nangyayari kasi kay si starter talaga si Faceless Void eh. Starter siya ng teamfight, that's why naka-position to fight yung Polaris. Uy, 2 months done coming from Jokab. DJ nga ba ito? Pero nakagulong si Lelouch. And wala. Makakalis. Uy, yun na nga yung Kronos. Nininihintay natin tatlo yung mahuhuli. At sino nga ba yung mamamaalam kasama dito ni Pangolier? Savius is being chased down by this Faceless Void. TP out by force. Kailangan nyo i-cancel yan. Bas! Wala ng right click. Wala, hindi na kapalo. Void, sayang. Pero pwede na. Pwede na. Apat yung nag-buyback eh, diba? So, kailangan mong makakuha out of that. And I think yung namatay yung side ng Polaris dito, but the good thing about na Polaris is si Natsumi hindi naman siya nasama doon sa casualty na nangyari eh. And masyado nang mahal yung nangyari or costly na for the side of NGX yung team fight na yon. Imagine apat na buyback, napatay lang nila yung tatlo, dalawang support pa, that cost them the chronosphere, no? And mabilis din naman mabuhay sa ngayon pa yung Polaris. So after that magre-reset lang sa deck, could go for a Roshan if they want to. Malapit na yan. Tingnan natin kung magiging late nga ba. Aga oh, 33. Aga, pero spotted si Natsumi. Natsumi medyo nakikiramdam siya dito, pero medyo mahirap. May kahirapan talagang patayin dito etong si Natsumi. Alis na muna, 17 seconds. Mas may vision etong side ng Polaris going into the next Roshan natin. So, I think mas papabor sa kanila yung next team fight kung hindi makakapag-deward at kung hindi makakapag-play around dyan etong NGX. So, yun yung kailangan nilang gawin. For sure, meron naman din silang timing eh. But I believe kailangan nilang respetuhin din naman dito yung cooldown ng kanilang Chronosphere na 50 seconds pa sa ngayon. Pa? Tingin mo makakalaban? Kayang lumaban ba, Casey, even without the Chrono? Even if it's not bigay, they need to contest. Kahit sabihin na natin mababa yung odds, they need to contest this or else magbinigay nila it's over for yes. Side of NGX. And oy, no, nabangga. Okay, one down. Bilangan tayo dito, guys, ha. One down for the side of NGX. Dieback yun. So, isang trying, no? Na dieback. Or, out agad. And they are really trying to contest the Roshan kasi ang problema, wala nga silang means to do that. But kailangan starteran talaga ni Faceless Void. Masyado lang irresponsibilidad dito ni Faceless Void. And si Batrider parang hindi na ganun ka-effective yung initiation ni Batrider eh. And I think sobra silang naboset pagdating sa Vengeful. Imagine na, may Batrider ka, may Faceless Void ka. One swap for your for the target na meron yung NGX and bossed agad yung team fight nila. Oh, inis na nga din dito talaga kasi yung NGX. Hindi ko na alam kung ano pa yung kailangan nilang gawin, but their ultis are up sa ngayon. Pero the connection, will it be worth it? Will it be connecting on the next and possible last team fight if ever magkakamali man dito etong NGX? Kasi alam mo na, walang buyback. Pag may namatay, dieback. Pilit nga pa talaga yung lasso on Savius na patulog yung tatlo. Sanang tutulong para patayin yung Vengeful Spirit. At ngayon, it's our time to shine para sa side of Polaris. Rolling Thunder right after that. IYD naghahanap ng mumpo na mahuhuli. Pero sino ba yung perfect target para sa kanya? Two heroes from the side of Polaris. Mahuhuli. Pero mabubuhay pa rin naman po itong si Savius with his illusion. Chain Frost nandiyan na nga po magbabounce. Pero sino ang mamamatay? Buyback from that Vengeful Spirit. Magagamit ng adet. Pero sinong hinahabol? That's a lucky on the bat. Kaya sila kayo tatlo. Kaya ba makatakas? Hindi pa rin. Dieback or nag-cooldown na yung kanyang buyback dito. Natsumi medyo bumababa yung buhay. But take note, 3 minutes pa for that Aegis to expire. Kaya nyo bang i-delay yung push ng Polaris sa loob ng 3 minutes? Or kaya nyo bang patayin etong si Natsumi ng 2 times in a row? I mean, there's no Chronosphere, there's no BKBs left para sa side ng NGX, pero BKB naman doon. Another swap na naman, pero, no? Savius, Savius. Si Faceless Void sa likod, pero Savius, will he survive? No, sir, meron na naman po siya. Illusion, sinagasaan lang! Para naman tayong nanonood lang dito nung, alam niyo, sinagasaan lang ng Storm Spirit. Napanood yung highlight na yun.
My God! Ito, yung puro mangga. Oo, B! Ang ganda ng kakahex ng Polaris doon. Kaya... kay Faces Void. Ang ginagawa kasi dito ni Faces Void kanina pa is gagawin niya dito mag time of intonation, time time of tama, ha? Pero Tunay! Ay, Manta style. Oh, ay, nababalik. Natsumi, nahigop, pero ilusyo pa rin yung tinitira ng Tori, oh. Okay, nice. Aegis, paano niyo 'to mapapabalik papuntang high ground? Swords up. Kahit ano, flame break. Ay, naku, nauna. Nauna din! Mega creeps, narinig na natin, guys. Patulog nandyan na naman sa TP out by Natsumi. Bye-bye! Paalam! Hanggang sa muli! Medyo kinabahan pa ako kay Natsumi nun kasi that could be a dead Naga Siren pag medyo nahigit pa yung ano, yung Naga Siren BKB, dito. But still, no? they got the racks, set of racks, and actually, mega creeps na nga to. So, ang hirap for the side of NGX. Hindi nila itatawag though, na try pa rin nilang i-comeback, but I think it's nearly impossible for them to make a comeback on this game. Sobrang hirap i-pull off nung ganyan, unless may aggressive bot, tapos mabitbit siya sa well lahat. Hindi ganun yung scenario eh. Hindi ganun yung scenario na meron for NGX. Hindi pang comeback yung laro nila doon, pa ipang death sila, Underlord. Pero sobrang yaman, no? Aghanim Scepter, the real in, alam natin yan. Yaman ina, kasi rin. Narinig ko na BKB, si Kuya Force pala yun. Kuya Force, nakapatay ka na naman dyan. Sarap ng food trip mo, ah. Hero ang kinakain, ayun. Paalam na naman po sa two heroes sa ngayon ng NGXC, pero gusto nilang labanan si Ayu! Kinrono na nga po yung dalawa, buyback from that Underlord! Nahuli pa nga po because of that Aghanim Scepter! Si Faithless Void and Natsumi, anong gagawin mo? Na Hex naman po, Force Up is also there. Rolling Thunder, nandiyan pa rin naman nakaabang, pero makakatakas si IYD. Higop on the Pangolier, is the damage enough to take this Pangolier down? We'll see that anytime soon. Papasok na naman po, eto si Faithless Void, pero sinong unahin niya? Kalaban niya lang yan, at ito yung raid pack eh! Ano ba talaga ang gusto ng NGX pero patay? Itong si Natsumi! Yun ang maganda! Lalaban! Magpapabugbog sa una! Bida yan eh! Bida yung NGX eh! Pero TV na kayo pagkatapos niyan! Naku po! Kaya ba yan? Mag-isa ni IYD! Tulang! Tulang! May katapult! Uy! Ito ba pang katapult dito? Kailangan nila linisin talaga! Sabagay, Dayan! Ano, you can feel the pressure going in for NGXC dahil qualifiers nga to ng TI. Ano? GGG ko agad. Hindi ko GGG yan kasi qualifiers to ng TI. Kahit umabot pa ng 2 hours. Oo, kahit mag 2 hours, kahit mag 3 hours pa yung game na rin. The death ng NGXC to. Although, ang ganda kasi nangyari doon for NGX na bumabad sa skills ni Mizu yung side ng Polaris. Then, naluto sila. Sa damage na yun, ayan, nakikita pa natin ang place ng krimen. Sana ganap ang krimen na yun or NGX. Pero, they want a comeback game. Mega Creeps comeback game. Ang tanong, are they going to pull it off? Yun yung iniisip ko dito eh. Kung kaya ba nila. Siguro, pag nakaland talaga ng magandang Chronosphere in your team. Pero ang hirap. Nakita mo kanina, sobrang panalo yung NGX sa team fight. Pero what happened? Kailangan lang nila mag-TP sa base, mag-defend, mag-shove ng lane. Habang buhay sila, mag-shove ng isang lane dito eh. So, meaning to say, laging magiging kulang yung heroes dito ng NGX. Hindi pwede nilang pabayaan yung lane nila. Or else, oo, magkakaroon kayo magandang team fight, pero nabasagan naman kayo ng creeps. Mm-mm. Kasi wala nag-def. Tsaka mahirap na rin to, Casey. Mega creeps na rin kasi yung meron yung NGXC. I think it's too late para doon sa possible na bawi. But still, it's not impossible. Too late, but it's not impossible. That's what matters. 100 seconds down. Yung Underlord, one less hero to fight. Diyos ko po, may buyback naman si Jokam. Pero still, mas masaya pag mas madami tayong de-defensa. Kulang na naisa eh. Wala na si Mizu eh. Tapos nandyan na naman yung Crypto, oh. Naka-push na naman po sa lahat ng lanes in favor of Polaris.
Isang pagkakamali lang ng NGXC, they are gonna call it out. GG. Oh, nag-re-just pa si ano ah. Si Bot Rider, ang kulit. Pero parang imposible na talaga itong gusto nilang mangyari. Mahirap. Uy, there is a swap. Napakalayo, pero faceless boy. Dahil na nga doon sa may kabilang madama. Mapapatay kaya? Yes, sir. 85 seconds down. And I think this is the GG. This is it for our game number one. Four stop. Buhay pa rin naman siya, pero may hitak na swap. And ang mamamatay lang is eventual spirit. Yung kanilang throne, guys, tinatapos na. GG, sobrang hirap ng bawi na inaasam ng NGXC. Libre lang naman ng pangarap. Oh, libre lang naman ng pangarap, Diane, for that impossible comeback. Ano, yun, talagang they are dreaming the impossible dream dito sa game number one for NGX. But at the end of the day, ang hirap talaga. And nabosit sila talaga, or nasira siguro yung lineup dito ng ano ng NGX because of that vengeful. Mm-mm. No, i-swap lang talaga yung target eh. Sobrang sobrang hirap ng ganung sitwasyon na laking nakakain ng damage. Possible pa na yung target nyo ma-save lang with the swap. And swap. Again, parang for the side of ano, for the side of Polaris. Kung ano yung naging plano nila. Yun talaga yung they have run it smoothly. So again, nag-siren, hindi siya naiwan sa farm, and then again, yung rotation sila, yung laning phase hindi ganun kaganda yung early talaga laning phase ng Polaris. But then again, nung nagsama-sama na sila, almost zero error yung nakita natin for Polaris. Mm-mm. Grabe yung Polaris dito in terms of giving out space onto Natsumi, eh, no? Palong-palo, at saka tingin ko kasi medyo hindi rin kasi gumana yung scouting potential ng Nyx Assassin. Sana yun yung reason. Oo, sana yun yung reason nila eh, to check if ano na bang level, kamusta na ba yung sitwasyon ng Naga Siren. Once na nag-low HP, kaya sana nilang patayin. Kaso ang bumabangga nga ng vendetta niya lagi, si Chen. Si Chen na may mechanism, si Chen na may hand of God. So nakakainis yung presensya dito ni AU, the playing coach sa may ating series. And Polaris, kung nanood kayo nung podcast nila Kuya Nick kahapon, or yung kwentuhan nila, dun sa may sino bet mo, isa rin naman sa mga nabanggit nila na possible makabulag talaga dito sa may TIC qualifiers natin is yung Polaris. Dahil sobrang tagal na nilang magkakasama, kabisado na nila yung galawan ng isa't isa, and chemistry. Tingin ko chemistry, yun yung isa sa mga big factors din talaga, lalo na this is C qualifiers. Kung hindi mo kayang tapatan yung ibang teams based sa rank. Kasi yung mga ranks din dito, guys, ang Polaris, merong 316, si AU, 235, si Savius, diba? May mga ganung ranks sila, tapos yung mga rest ng kalaban nila, nasa less than 100 lang yung rank. Kung hindi mo kaya tapatan ng rank versus rank, ng digits versus digits, chemistry na lang ang ipanglaban nyo. At dun natin nakita na lamang yung Polaris sa may game number 1. Pero take note, guys, that is only our game number 1. Sa mga gustong tumaya po dyan, guys, pwede po kayo mag-bet sa rivalry. Nandyan yung registration link natin sa pinned comment. And ngayon ko lang nabasa yung mga chats din natin kanina. Guys, if ever yung game po ay wala sa rivalry, meron naman kayong ibang games na pwedeng mga tayaan dyan. Nandyan naman yung RSG at saka Neon. Isipin nyo na lang na pag wala yung tab sa rivalry, that is the sign na yung tatayaan nyo matatalo. Yun na lang isipin nyo. I-reserve nyo na lang yan para sa ibang game. At meron naman din tayo dyang Rush Lane and Aviator if gusto nyo pong maglibang muna habang naka-break din tayo. So balitaan nyo na lang kami kung yung 10 pesos nyo pa magiging 100, magiging 1,000 sa may comment section. Pero eto, Casey, mag-Aviator muna tayo tulad ang sabi dito ni Direk. Ano ba ang paborito mong number, Casey? Meron ka bang paboritong number? One lang ang paborito natin. Huwag naman, B! Nilipat naman agad ang numero dito. Ano? Three. Three sige, naman. Three. Ayan, three. Sige nga, Direk. 100? Gawin mo 300. Uy, guys, tignan nyo rin po yung taya ng ibang mga tropa natin. Itong mga nasa left side. Teka lang. Ilan ang highest na nakuha nila? Ay, wala. Alam nila, may meron silang binabasa dito. Kasi yung nasa taas, yun yung mga violet. Yun yung last odds natin, guys. Grabe, ang bilis naman. Nagde-decision ka kasi, Direk. Wala pa kami sinasabi ni Casey. Nagagalit na ako. 3 daw, 3. Kasi sisisihin kami yan eh. O, ngayon tayo. Tumaya ka ba?
Oh, ngayon tayo tatayan ng 3. 3 yan, 3 yan direct. 3 yan, cash out. Oy, oh, kabado to, oh. 220, nag-cash out agad, naging 271. Kabado ka, Ben. 3 tayo, 3. Direct 3. 3. Uy! Nice! Bawi na yung tala natin, guys. 3.3. Bawi na. Ayun, no, 500, naging 2K. Kapag nakatay kayo ng, ano, ng games, lalo na pagkapahinga, pwedeng-pwede kayong mag-aviator. Uy, nakaka-aliga mo yan. Nakakaaliw yan. Promise, magulat ka. Ang tagal mo nang tumataya dyan. Uy, pero guys, pwede dyan 5 piso. Pwede dyan 10 piso. Huwag na naman piso. Gawin mo naman 5. Oh, diba? Panalo na tayo. 3 ulit. Guys, kung sumabay kayo, oh, edi on na lock na sana kayo. Pwedeng-pwede nyo yung itry. Click nyo lang yung ating link dyan sa may pinned comment. And guys, good luck. Bet responsibly. That is our game number 1. Winner po natin is Polaris. Best of 3 po ang ating laban. Laglagan din po ito, guys. Kung sino po yung matatalo dito, kakalabanin po etong Sersha sa may lower bracket. And kung sino po yung mananalo, kakalabanin yung talo na nag-aabang sa may upper bracket round 2 natin. For now, we'll be taking a short break. Kapag meron na draft for the game number 2, we'll see you guys again later. Bye for now! Bye!